Wala si Peter. Kaya pala may hugot siya kanina tungkol sa yaman. Palacios pala siya. Eh, basta ako, masaya ako. Meron akong milyonaryong kaibigan. Okay pala maging Palacios, no? Yung mga driver nagiging amo. What craziness is this? Ha? Aurora, listen to him first. Let him talk. Go ahead, Peter. Totoo po, Ma'am Aurora. Anak po ko ni Rodolfo at Jessica. Yung sekretary niyo po na... Go ahead. Sabi mo lahat. Na pinakulong niyo nung malaman niyo na siya yung girlfriend ng papa ko, si Rodolfo. Pero... tinaga si Papa si Mama bago siya arestuhin. At tinago si Isabel. Hanggang sa nabuntis po si Mama. Sabi sa akin ni Mama, isang taong gulang pa lang po ako nung bigla na lang nawala si Papa. Ang huli po nilang usapan, sabi ni Papa, kailangan niyo daw kami protektahan ni Mama. Sinikreto ni Mama na anak pala ako ni Sir Rodolfo Palacios. Kasi alam niya nga hanapin ko siya eh. Kaya sabi po sa akin ni Mama, patay na daw po si Papa. Pero bago po siya namatay, tinamin niya sa akin kung sino talaga yung Papa ko. Sinabi niya po sa akin kung sino po yung tunay kong Papa. No! Anyone can make up that trash story. I will not accept you. I will never accept you. You are not and will never be a Palacios. No, Aurora. Until DNA proves it. Kuya Canva. Friends, thank you all for coming. We appreciate your presence here. Thank you. Halika, Peter. Pag-usap muna tayo. Peter! Sige na. Kausapin mo muna siya. Pero maging pakay ka, sumunod ka na sa bahay. Sige. Palacios ka pala. Ba't di mo malang sinasabi sa amin? Roommate muna. Nag-iimbestiga kayo? Opo. We want to help Ate Sam. Pati ikaw, Ward. Eh, di ba akong pinagdududahan ng ate mo? Aurora, ano bang problema? Nagpauto ka sa isang utusan sa harapan ng mga kaibigan natin at sa harapan ng iba pang mga utusan! Hindi mo ba narinig yung kwento ni Peter? Yung kay Jessica pa lang, hindi yung gawa-gawa. Ibig sabihin, totoo yung sinasabi niya. Oh, come on, Kuya Galvan. Pocketbook days pa lang, bumenta na yung kwentong yan. Kaya nga ipapandiinay test muna natin siya. No! Hindi natin ipapa-DNA test ang oportunistang yon. Such a waste of time! Then it's my time I will waste. Hindi ka ba nahihiya sa anak mong si Basil, ha? Hindi pa nga naaagnas yung magkanya sa hukay, pinapalitan mo na siya! That is exactly my point! I lost a son, Aurora. I won't let this opportunity pass na magkaroon ulit ako ng pagkakataon na maging tatay sa pamangkin ko. Peter! Peter, sandali nga. Ha? Ano? Tarantado kang hayop ka. Ha? Nagpapanggap kang ako sa harapan ni Sir Galvan. Ha? Tol, pasensya ka na, Tol.
gipit kasi ako eh. Baon ako sa utang, pre. Si mama kasi labas-pasok sa ospital kasi may breast cancer siya. Tinry kong manghiram sa kaibigan ko eh. Ayop na yun, sindikato pala, man. Naniningil na sila, pre. Kapag hindi daw ako nagbayad, may gagawin daw silang masama kay mama, pre. Yung totoo yung sinasabi mo, sana lumapit ka sa Sir Galvan, humingi ka ng tulong. Hindi rin papanggap kang palasyos. Tul, itulong kasi yung alam kong paraan eh. You are sick in the head. Akala mo mapapalitan ng mga gadyong yon ang anak mong si Basil? Hindi! No! Never! I know! Hindi ko pinapalitan si Basil. Nagkataon lang na may lumapit sa akin na isang palasyos. Nagpakilala. Now, kung totoo ngang anak siya ni Kuya Rodolfo, then I will accept him as a family. At kung hindi naman, akong unang-unang kakaladkad sa kanya palayo dito. Or if it will make you happy, ako ang unang papatay sa kanya. Gago ka. Tanga. Uto-uto. Basil, my God! Multuhin mo nga itong tatay mo para matauhan! Tulungan mo na ako ngayon lang. Pre, ngayon lang. Hindi, Peter. Sinarantado mo ako eh. Ingat na ingat kami ni Rebecca. Naghahanap kami ng tamang tiyempo para sabihin na palasyos ako. Tapos ito kang gago ka? Ha? Sinira mo lahat yun? Ha? Bawiin mo yung sinabi mo, Sir Galvan. Bawiin mo. Oo. Sige. Babawiin ko. Pero, hayaan mo muna akong tulungan niya ako, ha? Hindi. Ngayon mabawiin. Huwag ka nang humingi ng tulong. Ngayon mabawiin. Ala, ano yun? Bakit ang bait mo kay Peter? Eh, hindi ba kinunchaba niya si Beverly laban sa'yo? Relax lang po kayo, Nay. Strategy lang po yun. Hinahanap lang po ako ng kakampi. Mga taong kagaya ni Peter na mukhang kayang gumawa ng krimen, matupad lang ang ambisyon. Anong hinahanap mo, anak? Nay, nawawala yung paboritong camera ni Paco. Hindi ko matatanggap na meron na namang papasok na outsider dito. The estate is already overflowing with gold diggers. Baka kinuha ni Aurora. Kasi nakita ko siya dito kanina eh. Pumasok siya dito. Anong ginagawa niya dito? Na-miss daw niya si Paco, kaya tinignan niya yung mga pictures ninyo. You look good in this lighting. Not like that Peter na itsura pa lang hindi siya papasang palasyos. But he knows Jessica. Alam niya ang kwento ni Jessica at ni Kuya Rodolfo. What if totoong palasyos si Peter? So, kailan ba lalabas yung result ng DNA test na yan? By tomorrow po, meron na. No, I spoke to Dr. Junella. Pinaparush ko. We need the results by tonight. Okay, sir. Are we all set? Yes, ma'am.
May dala po ako. May laway ko na rin po yan. Ako papayag. That leech is a stranger to me. Hindi siya lumaking palasyos. Turns out to be a palasyos. I will get rid of him katulad ng ginawa ko sa ina niya, Miss Jessica. Walang sampi ang pwedeng magpanggap ng palasyos. Peter. Palasyos? Pero sorry sir, hindi na po natin pwedeng gamitin yan. Makakontaminated na yan. So, kuha na lang tayo ng bago? Ma'am, ayoko po eh. Peter, bakit ayaw mo? May tinatago ka ba, Peter? Ma'am, wala po. Oh, eh yun naman pala. Eh bakit ayaw mo makukuha ng dugo? Ma'am, takot po kasi ako sa karayom eh. Pwede naman pong saliva na lang din yung gamitin natin. Pinsan ni Basil ang staff niyang si Peter? Ipapa-DNA test daw siya, but according to Papa, his story checks out. May kapalit pala agad na palasyos yung dala ni Beverly. No? Alam mo, kawawa rin si Beverly. She may be Basil's other woman, but she was still a person. And a mother. Alam mo bang bago siya mamatay, I even offered her money? For what? For her unborn child. You gave Beverly money? Ano ba mo gustong bili ko sa kanya? Pangalan ko? Inigo, I'm a married man. Ah. Sasabihin mo ba kay George na may nabuntis kang ibang babae? I don't need to tell George anything. But she's your wife. And so? She's just a future mother of my child. Just like Beverly. If anything, dapat nga magpasalamat sa akin si Beverly. I gave her such a huge amount of money. So you're going to get your child pagkatapos ng manganak? Mm-hmm. Beverly's just a piece of... Alright? And that kid you're talking about, that's a palasyos. My heir. Ako lang ang may karapatan sa magiging anak ko. Malaking gulo to kapag nagkataon. Well, I know Beverly won't say anything because I just made her a rich woman. So, paano malaman ni George? Hmm?
sino nagkasabi sa kanya? How will my wife know? Unless sasabihin mo sa kanya? Inigo, are you planning to betray me? I will never betray you. Never. You're so silly. I know that. I know you won't tell on me. And that's why you're my best friend. My bestest friend in the whole world. I really wanted that baby. Dahil anak siya ng asawa ko. God, I miss my husband. I miss him too. I miss my friend. My best friend in the whole world. Ano nang gagawin ko? Napubuking ako nito eh. Kalma. Kalma lang.